Naranasan nyo na ba na may nasalubong kayong kakilala sa isang lugar pero hindi kayo pinansin? O kaya'y nasalubong sa opisina pero di kayo binati? O kaya na may isang kasambahay na tinawag nyo ngunit di lumingon? Huwag nang magtaka dahil maaaring ang taong inaakala nyong siya ay hindi talaga siya, kundi isang doppelganger. Bagong lipat sa isang bagong bahay sa isang subdivision ng tatlong magkakapatid na puro minor de edad, kailangan nilang mamuhay ng sila-sila lang dahil nasa abroad ang kanilang ina at nagtatrabaho. Samantalang matagal naman nang wala ang kanilang tatay. Meron silang isang tiyo na lingguhan silang binibisita upang dala ng allowance at tignan ang kanilang pamumuhay. Noong una'y naging masaya ang magkakapatid sa kanilang bagong bahay. Nagkaroon na rin sila ng mga bagong kaibigan at mga kakilalang kapitbahay. Subalit ng maglaon ay naramdaman din nila ang pangungulila nila sa ina na nais mang umuwi sa Pilipinas ay di magawa dahil marami pang dapat bayaran. At isa pa, inihahanda pa nito ang gastusin para sa pag-aaral ng mga anak sa hinaharap. Isang araw, nagulat na lamang ang tiyo sa mga ikwinento ng mga pamangkin. Ayon sa pinakabunso, nagising siya isang gabi at nakakita ng isang pamilya na nakaupo sa kanilang sopa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at namuli siyang magdilat ay nawala na ang mga ito. Nagkwento rin ang pangalawa. Nagising rin siya isang gabi upang uminom ng tubig. Ngunit anong gulat niya sapagkat nakakita siya ng isang babaeng nakasuot ng itim na nagbubukas ng refrigerator. Ipinikit din niya ang mga mata at nang muling idilat ay wala na ang babaeng nakaitim. Nagkwento rin ang panganay. Minsan daw, naroon ang kanyang mga barkada at nakikipagkwentuhan. Nang bigla na lang may sumilip na taong itim na tila anino mula sa divider. Napalingon daw ang buong grupo at nakita ang tila anino na nilalang na digliring nawala. Nagkatinginan na lamang daw ang mga magbabarkada at nagkatakutan. Noong una ay ayaw maniwala sa kanila ng tiyo dahil iniisip nito na maaaring gumagawa lamang ng kwento ang mga pamangkin. Ngunit isang araw, dumating ang isang kaibigan ng nanay ng mga bata mula sa abroad. Taga-probinsya ang babae kung kaya't nakiusap na makituloy muna sa bahay na yun habang hindi pa siya bumabalik sa abroad. At ayon sa babae, sa gabi ay bigla siyang nagigising dahil sa pakiramdam niya ay may kakaiba siyang kasama sa kwarto. At lalo siyang natakot nang minsang gumising siya ng madaling araw para magluto ay nakakita siya ng babaeng nakaitim na nakatayo sa kusina sa tapat ng refrigerator. At nang titigan niya ito ay walang mukha ang babae. Nasundan pa iyon ng ilang beses na ganun ding pangitain. Noon na lang naniwala ang tiyo ng mga bata nang ang babaeng panauhin na ang nagkwento ng mga nakita. Di pa nagtagal, muli nang nag-abroad ang babae at naiwan na muli ang mga bata na sila-sila na lamang. Naisipan ng tiyo ng mga bata na pansamantalang samahan ang mga pamangkin sa bahay habang naghahanap pa ng matandang maaari nilang makasama. At minsan nga, laking gulat ng tiyo nang bigla na lamang lumabas ng bahay ang pangalawang pamangkin ng hindi nagpapaalam. Tinawag niya ito subalit di lumingon. Ngunit lalong laking gulat ng tiyo nang pumasok siya sa kwarto ng mga bata sapagkat naroon pa ang pamangkin na nakitang lumabas. Isang araw naman, naiwang mag-isa ang tiyo sa bahay.
Anong gulat nito nang bigla na lamang bumukas ang CD player at tumunog ng napakalakas. Buong pagtataka na lamang na pinatay nito ang CD player. Di nagtagal, nakahanap na ng katulong ang tiyo para sa mga bata. At isang gabi, nagulat na lamang ang tiyo nang makita niyang mabilis na lumalabas ang nakabihis ng damit na panlakad na katulong mula sa kwarto at papunta ito sa garahe. Tinawag ng tiyo ang katulong, subalit di ito sumagot o kaya ay lumingon man lang. Mas lalong nabigla ang tiyo dahil ilang saglit lang ay muling nakita niyang lumabas ang katulong mula sa kwarto. Nasuot ang parehong blouse, subalit nakapajama na ito. Agad tinanong ng tiyo ang babae, "Saan ka nagpunta? Bakit nakamaungkang pants kanina lang na lumabas sa garahe?" "Hindi po ako lumabas, kuya. Nakapajama na ako kanina pa. Matutulog na rin ako. Iinom lang muna sana ako ng tubig," ang sagot ng babae. Kinilabutan ng tiyo sa narinig, sapagkat kitang-kita niya, ilang minuto lamang ang nakakaraan na lumabas ang katulong papunta sa garahe. Sumunod niyon, nagkwento na rin ang mga pamangkin na ilang beses na rin nilang naranasan ang ganoong pangyayari. Ngunit higit sa lahat ng iyon, lalo pang kinilabutan ng tiyo dahil minsan habang nakadungaw siya sa bintana, ay nakita niya ang sarili sa kalye na mabilis na nagdaraan. Agad siyang lumabas ng bahay upang sundan ang nakita. Subalit wala naman siyang ibang nakita na naroroon. At di lang pala sa bahay na yun nangyayari ang mga ganong kababalaghan, kundi may iba pang mga naninirahan sa subdivision na yun na may mga kakaiba ring nakita at naranasan. Mag-ingat sa pagpili ng subdivision na titirhan, lalo pat di mo alam kung ano ang nakaraan ng lugar na yun. Ang linggo ng Palaspas ay simula na ng Holy Week. Tuwing Biyernes Santo, muli na namang nagkakatakutan ng mga Pilipino, lalo pat nagkakaroon na naman ng palabas sa telebisyon kung saan ikwinikwento ang iba't ibang makapanindig balahibong istorya ng mga taong nagkakaroon ng kakaibang karanasan. At kadalasan, ang mga kwentong napapanood natin sa TV ay di nalalayo sa mga pangyayari sa subdivision kung saan nakatira ang tatlong bata. Marami akong nakakwentuhan na nakatira sa subdivision na yun at marami silang mga kakaibang karanasan. Mula sa gate ng nasabing subdivision, may isang malaking daan papasok sa loob at sa daan na yun ay nakahilera ang maraming puno na iba't ibang uri. Kapansin-pansin ang isang puno roon dahil madalas ay hatik na hatik ito sa bunga. Ito ay ang puno ng duhat. Ngunit bukod sa mga bunga ng duhat, ay may nakikita pang kakaiba sa puno na yun. Isang gabi, naglalakad ang isang grupo ng kabataan papasok sa subdivision. Habang naglalakad, nagulat na lamang sila nang may bumagsak na parang baga sa kanila. At nang kanila itong tingalain ay laking gulat nila sapagkat nakita nila ang isang kapre na nananabako. Agad kumaripas ng takbo ang grupo. Mayroon namang magkasintahan ang dumadaan sa nasabing lugar isang gabi rin. Masaya pa silang namamasyal dahil sa sila lamang dalawa ang tao ng mga sandaling yun. Ngunit naramdaman nila na tila may nakatingin sa kanila at tila may kung anong bagay ang nasa itaas ng puno. At ganun na lang ang pagkabigla ng dalawa. Nang sa kanilang pagtingala ay nakakita sila ng isang white lady. Minsan naman isang gabi,
Kinailangan kong lumabas upang puntahan ang aming computer shop sa Lagro. Nagbibisikleta ako noon at binabagtas ko ang nasabing daan. Wala nang ibang tao sa paligid dahil alauna na ng madaling araw. Bigla akong nagtaka dahil sa aking likuran nang ako'y lumingon ay nakakita ako ng lalaking sumusunod sa akin na kaibilis maglakad. Inisip ko baka naman di ko lang siya napansin kanina. Subalit mas higit akong nagtaka sa aking muling paglingon. Bigla akong kinilabutan sapagkat wala na ang lalaki sa aking likuran. Pagkos nakakita ako ng isang malaking kulay itim na aso na sumusunod sa akin. Ayokong isipin noong oras na yon na ang lalaki ay naging isang aso. Inisip ko na lang na baka namamalikmata lamang ako o kaya'y nagkataon lang na umalis na ang lalaki at may dumating na aso. Ewan ko ba, basta ang ginawa ko ay binilisan ko na lang ang aking pagbibisikleta upang makalayo agad. Nang malapit na ako sa gate ay wala na ang aso nang ako'y muling lumingon. May iba pa akong nabalitaan na kakaibang karanasan ng mga tao sa subdivision na yun. Ngunit minarapat ko na lamang na huwag nang ikwento pa. Nagtanong-tanong ako sa mga nakakaalam ng kwento ng lugar na yun, bago pa naging subdivision. At ayon sa mga matatandang nauna pang natira sa lugar na yun, ang subdivision daw na yun ay dating kakahuyan. Maraming puno at medyo bulubundukin. Ang bandang unahan daw ay talahiban na madalas pagtapunan ng mga salvage victim noong araw. Doon ko naunawaan kung bakit maraming negatibong enerhiya sa lugar na yun. Dahilan kung bakit nagaganap ang maraming kababalaghan. Naalala ko tuloy ang pelikulang Poltergeist kung saan ang buong subdivision pala ay dating sementeryo.